Hello! Mga ka-construction at kasama sa Hanap Buhay bilang construction worker, welcome to my YouTube channel. Ngayon po ay araw ng Merkules at tayo po ay magpapabrigit at mag-aayos po uli ng ating shuttering, ng RMP shuttering dito po sa ating project dito sa Doha, Qatar. Ang ating pong project po dito ay French School. Ayan, dito po sa Dapna. Ngayon pong umaga na to ay i-prepare po natin uli yung ating mga RMD at maglalagay po tayo ng ating elevation sa taas. Kasi po nakatipid pong ganyan ng ating pagka-design ng muling buhos natin. Kaya nga po pala mga construction ang ating buhos sa pangatlo na po. At inaayos na po yung ating bakal at yung ating mga scaffolding. Ngayon po ay piniprepare ko na po yung aking gagamitin para po pagkayari po ng bakal isa-set na po natin yung ating RMD shuttering. Kumbaga po, uunahin po natin yung ikatlong pagbubuhos ng ating retaining wall. Tapos po, pagkayari po ng pangatlo, syempre pang-apat, pagkayari po ng pang-apat, tapos na po yun. Kaya po ang ginagawa ko po, i-prepare po muna o lahat ng mga gamit. Katulad po ng props o shoring jack, kailangan po magiging mahaba siya. Kaya binaklas na po namin siya kagabi at ngayon po buo na siya, mahaba na siya para po mahaba yung magiging tubod. Ito naman po mga shuttle natin, inayos ko na rin po. Kumbaga, ayan po, naka-set na isa-isa. Kumbaga po, kung magsasain ka, magsasain ka lang at pagkasain, kakainin na lang. Ganun po. Kailangan po mga ka-construction o kasama sa Hanap Buhay bilang construction worker, kung ikaw po ay isang civil supervisor, kailangan po laging nakapiripirato yung lahat ng gagamitin para po yung ating project manager matuwa po sa atin. Para po halimbawa, kung tapos na po yung bakal, itong shutter natin nakaready na, ikakasya na lang, ikakabit na lang. Ganun po dapat. At sana po mga ka-construction, magustuhan nyo po palagi yung aking ginagawang video bukod po dito sa construction na aming ginagawa. Yun nga lang po, hindi po katulad sa mga bahay na ginagawa, light po siya, maliliit lang po yung shutter. Ito po, malalaki po yung shutter, kaya nga po pang mga heavy duty ang ginagamit namin na RMD. At nga po pala, maraming salamat po din sa aking kumpanya na bahay, Builders Advanced Engineering dito sa Doha, Qatar. Ayan po. Isa pong napakagandang kumpanya na aking napasukan. Tingnan po natin at tuturo ko po sa inyo kung ano-ano yung nakaprepare na gamit. Ayan. Ayan. Ayan po mga ka-construction. Ayan ha. Ayan. Yung letter A po na yan, sa sulok yan. Ayan. Ayan katabi po niyan yung letter E. Ayan. E-N-A. Ayan magkatabi po yan. Pagkayari po ng A, ayan, pagkayari po ng A na yan, ayan po, susunod po yung B. Ayan, pagkayari po ng ating B, ito po yung letter C. Ito, ayan, sunod-sunod na po yan mga ka-construction. Kumbaga, dadamputin na lang, ayan. Kailangan po, naka-prepare at nakaayos, ayan. Ito po yung letter, kasi letter C, ayun, nandun yung letter C. Ayan. Ayan. Kailangan po mga ka-construction sunod-sunod na yung ating gamit. Nakaayos na, kumbaga, maayos, malinis. Ayan. Ayan po yung letter C. Ayan. Aywa. Ayan. Ayan po yung letter C. Ayan. 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 At yun naman pong aking kasama, ayan po yung nag-i-install si Foreman Edward. Siya po yung tao natin para naka-assign dito sa pagbabakal. Ayan. Ayan po yung ikatlong lalagyan natin ng ating RMD shuttering, yung taas na yan. Ayan po, yung may tao po na yun, yung po yung po yun, kinakasa po na yun, yun na po yung 13 meters. Ayan. Ayan po, mga ka-construction, siguro bukas, maayos na yan. At yung sinasabi ko naman po mga ka-construction na ating shoring o shoring jack o props o tukod, heto po, naayos na, naduktungan na po natin. Ayan. Ayan. Ayan, nakaayos na po yan. Kailangan din po mga ka-construction pagka po kayo gagawa ng mga ganitong shoring o props,
eh sukat nyo na po yung tutukuran niya. Ayan. Kung ilang metro yung dapat na kailangan niyang tukod. Buhat po sa taas na yun hanggang sa baba. Ayan. Ayan. Tukod po na pa ganyan. Ayan. Ah, ngayon po meron tayong tropa roon. At i-chine-check na po, pinag-check ko na kung nakasentro ba yung binigay ng ating surveyor. Double check. Para po ma-maintain na natin at masukat natin yung papatungan ng ating shuttering para po makuha yung elevation ng ating RMD shuttering. Ayan. Ayan po yung ating elevation. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. 12.43. Tapos po, meron pong 1 meter sa lahat sa baba. Kaya po, ang total po niyan is buhat po dito sa slab. At saka po yan, meron po tayo, yan po tinatawag na elevation 1 meter. Kaya po yung 12.543, 12 meters and 43 centimeters plus 1 meter po yan. Ang total po yan is 13.43. Yan. Yan. Meron na pong mga elevation yan. 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 Ayun, hanggang doon. Kompleto po yan, ikot. Kaya yan po ang napaka-importante sa lahat, mga kakonstruksyon. Yun, meron po tayong guide o elevation na kukunan. Ayan. Ayan po, ayan. Kaya kumpleto po yan. Ayan, nakagayak na lahat. Yan po ang aking trabaho dito sa aking kumpanya. Hindi lang po shuttering ang trabaho natin dito. Ibig sabihin po, bilang civil supervisor, lahat po, kailangan po na minomonitor lahat. Ayan. Katulad po ng bakal. Yung bakal po natin, lahat yan. Naka-variable po yan. Sasabihin na natin sa ating foreman ng bakal, iaayos na po nila lahat-lahat. Ayan. Ayan po, nakaayos po yan. Ayan. Pati po yung U-bar, ayan, yung bakal natin, variable, ayan. Naka-separate-separate na, ayan. May mga sukat-sukat po yan, ayan. Meron po yan na mga marking, ayan. Ito pa po, ayan. Ayan. Ayan, nakaayos na po lahat yung bakal na yan. Kailangan po din po kasi sa bakal, pagka variable na tinatawag, yung variable po hindi po sa isasukat. Kasi po yan, medyo naka-slope po sa bawat sulok. Ayan. Ayan. Ayan, yung gawin po na yan. Kaya matatanaw nyo po yan pagka natapos. 13 meters po sa gitna. Sa gilid po yan. Ang sukat po sa gilid, 12 point something. Titingnan po natin. Ayan, nakasulat din po rito yan. Kumbaga mga ka-construction, medyo naka-slope ng konti sa sulok para pong kubong balsa. Ayan. Ayan mga ka-construction, ito po sa sulok is 12.80, alas po 12.89. Ayan, alas 12.89 po ito. 12.89 po sa sulok. Ayan. Tapos sa gitna 13.43. Ayan. Medyo nakatipid po ng konti. Ayan. 88, 90, 10. Halos sa 88, 12. Halos 52 po ang slope nya. Ayan. 52 ang slope. Ang naka-slope po nya. Ayan. Naka-slope po ng konti. Ayan naman po ang ating mga tropa. Ayan. Ayan po. Siya nga po pala mga ka-construction. Ang mga tao namin dito all around. Ayan. Katulad po niya na yun, yung nakapula. Ayan. Batanggenyo yan. Napakahusay po niya. Napakahusay. At saka hindi yan playboy. Mabait na bata yan. Napakabait. Ayan po, ayan. Wala pong kabisi-bisi yan. Si Dennis, ayala po. Napakabait po. Ayan. Pwede pong ipagpagawa ng trophy. Ayan po, mga ka-construction. At kailangan po kasi, bilang supervisor ka dito, civil supervisor, kailangan po magiliw ka sa yung mga tao at maging mabait ka sa kanila. Oh, kung may mga bagay na ikaw nga may mga problema, matulungan. Ayan, ganyan po tayo. Ayan.
Ayan po. Yan, yung trabaho po nga po pala dito ng ating mga tao, kahit po ako, olaran po lahat. Maging bakal, mapa-construction, o labor, lahat po. Ginagawa namin dito. Yan. Diba? Diba? Ayan, nakita nyo naman po mga ka-construction ngayon. Pati po tie rod, ayan, nakaayos na lahat. Ayan. Nakaayos na po yan. Ibig sabihin, kailangan po talaga mga ka-construction bilang manggagawa o yung ating mga ginagawa, inaayos na po natin kagad. Ayan. Kahit po sa bahay, kung may magpapagawa ka po ng bahay, kailangan po dapat lahat nakagayak na para din po yan na nagluluto. Ayan. Kung magsasahing ka, kailangan ay meron ng bigas. Kung ikaw naman po ay magluluto ng ulam, kailangan po, nandun po lahat yung ulam na lulutuin mo. Lahat po, pati Ricardo. Nakagayak na. Yan. Ganun po tayo. Kailangan po, preparado lahat. Yan. Ayan po. At inaayos na ang ating scaffold. Nakita nyo naman po mga ka-construction kung gaano kataas. Ayan. Kaya kailangan po mga ka-construction o kasama sa Hanabuhay bilang construction worker, ingat po tayo lalo-lalo na po dito sa working of height na ginagawa natin. Katulad po ng ating mga tao na to, nagsisigawa dito. Kasi nga po yan, masong, karpintero, steel fixer, scaffolder. Lahat na po ng civil work, trabaho po ng mga tao natin dito at trabaho ko rin po. Ayan. Ayan po. Kaway-kaway naman dyan, oy! Ayan. Alam problema, sige, tuloy! Ayan po, yung ating si Paring Role, ginagayak naman po yung ating pang-sapo sa ating shattering. Ayan po. Baka marami yan ha. Ayan po. Ayan. Sige, tuloy. Ganyan lang po mga ka-construction. At isa pa po mga ka-construction na yan na inaayos na ng ating mga tao at ang mga gamit natin dito. Ayan. At bilang sabi ko sa inyo, bilang pinagkakatiwalaan ng ating kumpanya, ginagampanan po natin ang ating trabaho bilang civil supervisor ng ating kumpanya. Ayan. Ayan po. Yan po yung taas niya ngayon. Ayan po. Nilagay na po yung pinaka-sentro. Nilalagay na po yung pinaka-sentro dyan sa 13 meters. Ayan. Kasi po yung gitna, 13.43. Ayan. Dito naman po sa gilid, halos sa 11.9. Ayan. Kaya halos 53 cm po yung diferensya o 50 cm yung naka-islop po sa sulok-sulok. Ayan. Kumbaga po ay nakakubong balsa. Ayan. Tayo naman po naka-ready na. Ang i-ready na lang po natin yung papatungan ng ating shutter dun sa taas. Ayan. May inutusan na po ako ron para mag-ayos yung level. At para masukat natin kung ano yung dapat lagyan. Susukatin po natin yan at magle-layout tayo mamaya para po makuha natin yung slope para pagdating po sa taas, meron na po tayong level o slope ng ating shutter. Yan po ang napaka-importante. Mga yan po, paalala ko po sa inyo lahat po ng mga construction ko bilang construction worker. Importante po lahat naka-prepare yung ating lahat ng gagamitin. Ayan. Para po tayo hindi nasa sermonan ng ating project manager. Ganyan po dapat talaga. At saka po siguraduhin natin na yung mga tao po natin ligtas sa kanilang ginagawa. Huwag po natin nakakalimutan na paalalahanan yung bawat gawain nila, lalo nga po dito sa mga working of height, sa matataas na gawain. Ayan. Huwag po tayong pakuya-kuya-kuy. Ibig sabihin, bantayan po natin, paalalahanan, ayan, para iwas aksidente at huwag po tayong madisgrasya sa ating ginagawa. At sige po,
Maraming salamat po muli mga ka-construction, no, kasama sa Hanap Buhay. Nawa po ay subaybayan nyo po palagi ang aking vlog o video dito sa aking YouTube channel. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa hindi pa po nakakaalam at gusto pong malaman, yung aking page po sa YouTube ay BDC Victor de la Cruz YouTube channel. Ayan po. I-search nyo lang po yan sa YouTube. Lalabas na po yung aking channel at mapapanood na po ninyo yung aking binablog o binibidyo. Sige po, maraming salamat at pagpalain po tayo palagi sa araw-araw ng Poong May Kapal. Salamat po.